Asunta. Eh, siyempre, no. Grabe, sa pag-usapan namin kung anong ginagawa nilang dalawa. Pero siyempre, according to ano, what's happening? Ang baby making ay dapat walang stress, binibigyan ng time. So, loaded with stress siya? Walang problema. Mm-hmm. Blah, 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 blah. So, yun, chugi, lahat yung meron sila. Pero ikaw, sabi ka na magkaroon ng parang... Feeling ko, maunahan ko siya eh. Diyos. Hindi pa rin mami ko araw-araw. Anak, mag-asawa ka na, anak. Kailangan ko na lang apo. Wala nga, jowa. Oh my God! Shame on you! Alam mo, nakakatuwa si Alessandra kasi, alam mo, parang wala siya talagang pakialam. Oh. Ang naloka-loka lang ako sa sinabi niya, yung talagang inamin niya, nag-flop lahat ng pelikula. Oh, hindi totoo yan kasi! Kumita nga yung isang The Maid yung kanya sa Singapore naman pero dito hindi. So walang matatawag na box office. Office na movie si Alessandra. Tsaka nakakaloka, sabi niyang ganon. Baka daw mas mauna pa siyang mabuntis kaysa kay... Napaka-prank niya. Prank ka talaga. At sa aming pagbabalik, mga ka-freshness, marami pa tayong titignan at babalikan ng mga interviews. Katulad na lang ni Ms. Rosanna Roses, Christine Reyes, and of course, Ms. Sunshine Dizon. So don't go away. Magbabalik pa ang... Juicy! Welcome back, mga ka-freshness! Isang magandang juicy araw ito sa inyong lahat. Yes. At Icy, ano ba ginagawa natin ngayong araw na ito? Ginagawa natin, umuupo tayo, nagsisismisan. Pero aside from that, mga ka-freshness, pinapakita namin ang aming mga favorite interviews. Sa aming top 10 favorite interviews, kuya, yes. Pagkumatawa. Binabalikan natin. At ito, balikan na natin ang ating panglima dahil ito talaga ang pinaka... Controversial. Siguro controversial na dahil hindi lang siya na-cancel ang show, hindi lang na-postpone. Yes, muntik na ma-cancel. Nang once, twice na-postpone. Hindi na tayo natira sa dyaryo ni kolumnisang hindi natin ininim. Yes, and finally, pumayag na ang MTRCB na ipapalabas natin. Actually, meron pala akong scoop sa inyo. Natuwin pa lang si Ms. Rosanna Roses ay may lalabasan. Kailangan talagang i-check ng MTRCB. Correct. Kaya bawal ata siya sa mga live. Oo, tama. Kaya salita niya. Diba? Kasi meron din. Too outspoken for comfort. Kaya naman, pasok na pasok si Ms. Rosanna Roses sa ating juicy hot seat. Sa issue, isa lang daw siyang lola na sabik sa kanyang apo. Ito po ang ating feisty interview. Watch this. Ito namang rekta na, diretso na kaagad. Kamusta na po kayo ng mga revillas, Ms. Rosanna Roses? I hate them to death. Talaga? Hindi pa rin kayo nagre-reconcile? Para silang, alam mo, nung nakabit sila sa pangalan namin, no? Parang naging sumpang nakadikit na. Di ba? From the start, parang nasira na lahat. Pamilya ko, buhay na anak ko. Ayokong lumaki doon yung anak ko tapos. Ay, yung apo ko. Naloka-loka. Kasi alam mo, muntik-muntika na siya talagang hindi maipalabas. At mismong yung ating EP ang nag-text pa na sorry po, ganyan-ganyan dahil hindi po may palalabas dahil hindi pumayag ang MTRCB. Okay. Pero finally, dahil mahusay ang staff ng Juicy, yes, ang mga research at kung na-edit. Na-edit ng bongga-bongga at hindi nasayang yung episode na yun. And at ipalabas. The same time, naipalabas ng punong-puno ng sustansya. Right. Yeah, at lokal-loka talaga ako sa episode na yon. Hindi pa naipapalabas ang pili ang show natin na yon, ang episode na yon, sumisingkit na yung mata ni Senator Bo. Kuya Pete. Hindi ko siya type, hindi ako nanood. Ayoko. Okay. Kung gusto niyo panoorin, pinaparapol namin. Marami siya sinabi na hindi naman karumal-dumal, pero ano. Pero binauna natin yun dahil narinig na rin naman natin ang side ni Senator Bong dahil nakasama rin natin sa 12 yun. Juicy Days of Christmas. Pero sana all works out for Ms. Rosanna Roses. Pero ito, si Ms. Christine Reyes sa 12 Juicy Days of Christmas. Sa issue, nakakaloka, ayaw na daw kay Dennis Hilo dahil close book na daw ang issue nila. How true, actually, isa sa mga favorite interviews natin, Ms. Christine Reyes, panoorin niyo to. Sa ganda po niyan, hindi mo ba na nakakalimutan pa yung dati mong love? Ay, nakakalimutan kasi sabi nila, kahit daw ang daming suitors mo, deep in your heart, hinahanap mo pa rin siya. Totoo ba yun? Sino sabi? Sabi nila, yung mga friends mong iba, they are telling me na, huwag na. Basta, sabi daw nila, kahit na nagkukunwari ka daw na forget ko na siya, wala na, outgrow ko na. Pero, sila Peter Ligera. I know, hindi na ba? Hindi mo parang nakakalimutan yun. Yes, Christine. How do you know si Dennis? May question na lang ako, Lass, about Dennis din. About Dennis, important. Sagutin mo, Miss Aramina. Miss Christine. Okay. Nakapag-move on ka na ba? Siguro, may maganda kung ano. Iba naman. Iba naman. Move on na siya, okay. Di ba nasagot Dennis na rin naman? Dennis Padilla naman, hindi na doon. Pero friends naman kayo, di ba? Oh, friends. Ano mamuti at least, diba? Ano? Dapag move on, okay lahat. Bonggang career, bonggang friendship. Gusto ko ba mag-react?
pwede kasi alam mo, ito pala talagang si Christine Reyes, up close and personal. Ang kinis-kinis na babae. Kaya lang, may nasa na ako. Ano yun, Kuya Bakit? Kaya kinis-kinis ng kanyang katawan, kaya lang dapat mag-diet siya. Kasi yung cellulite, kaya mo rin dami. Ano ba kung bakit? Kasi yata dahil nagkakasakit ng bonggam-bongga si Christine, at ilang beses siyang, kumbaga, na-hospitalize. So, pinayuhan yata siya ng doktor na wag muna siya mag-diet. Kumain ka muna para magkaroon ka naman ng energy. Stamina. Yun ang kanyang Christmas wish. Sana good health. Hindi na more project. Hindi ano kasi every project niya, nagkakataon. Parati siya na-o-hospital. Ito muna pato sa ating number 7. Okay. Sa ating 12 Juicy Days of Christmas, ang ating extension ng 12 Juicy Days, napasok si Miss Sunshine Dizon dahil sa issue ng pagsagot niya. Actually, sinagot niya lahat ng issue na ating ibinato. Kaya naman, mahal na mahal natin siya. At close sa iyo to, Icy. At itong issue niya, todo ang pagdiday niya na nabuntis daw siya kaya nawala siya sa kanyang programa sa Channel 7. Miss Sunshine Dizon, watch this. Nung mawala ka pansamantala yung showbiz, tatlong version ang lumabas. Una, yung preggy ka raw. Pangalawa, yung sinasabing na sa boyfriend mo, sa boylet mo. Parang bebang naman. Yung sakit mo raw na sa ulo ba yun? Migraine. Tatlo lumalabas na issue sa'yo. Ano nga ba ang totoo dito sa bigla mong pagkawala? Actually, kulang pa yon. Meron pang nakapangasawa ng mayaman, meron pang politiko, lahat na talaga, promise, pero nagpalaglag. As in, name it, I've got it. Pwede ka ba posible mong mangyari magpalaglag ang San Sanche? Wala naman po, kasi number one, wala po akong boyfriend. Hindi naman po talaga ako nabuntis. So, I don't really understand sometimes, no? Pero, I was just tired. I was over fatigued. I never denied the fact that I got hospitalized, diba? So, tao lang po. Kung yung gamit nga napapagod din, diba? Ang cellphone kailangan i-recharge, diba? Sunshine din. Ito lang mga kapatid, ang laki na pinagbago ni Sunshine. Hindi siya ganun dati. Kapag nakikiharap sa press, palaging meron siyang wall. At kapag tinatanong siya tungkol sa mga issues, palaging mainit ang ulo niya. Pero siguro dahil nag-mature na rin. At dahil alam niya kasi, Sunshine Dizon. Alam niya kasi na bread and butter niya ang showbiz. At ang press ay mahal na mahal siya. Okay. Ang importante doon, sinagot niya yung tutuban nagbuntis, nagpalaglag, at kung ano-ano pang issue, may boylet. Ang sabi nga niya, at this time daw, hindi dapat siyang magtaray. Instead of magtaray at magtago sa mga issue, kailangan niyang lumantay. Okay. Okay, anyway. Sweet talaga kami siya. Kami na-imbier na sa'yo. Kami ang na-imbier. Sa aking pagbabalik, mga ka-freshness, okay. Sino mga kasama natin, Icy? Of course, Dolphy Quizon, Bong Revilla, and of course, the very memorable interview with Miss Vilma Santos. Vilma Santos! Vilma Santos siya sa Batangas, kaya babalikan natin yan. Magbabalik pa ang Juicy! Welcome back, mga ka-freshness! Tuloy-tuloy pa rin ang ating memory lane. Back to memory lane tayo. Yes, yes, at gusto yes. lang nating ipaalala ulit sa ating mga ka-freshness na itong mga kasama nating tatlong bigating artista, big, big, big celebrity dito sa showbiz, na-interview na po namin. As in, nakita namin personally. May correct. Picture pa kami. So, parang ito. Ano lang to, parang update lang to para sa inyong mga hindi nakapanood nung dati, di ba? At para magmayabang lang na na-interview yes, namin that siya. They were here in Juicy, live na live. I see. Sino ba itong unang-una? Of course. Ang una natin pasabog, si Mr. Dolphy Quizon sa isyong hindi daw siya makakapayag na makagawa ng project na kalaban ng kanyang mother network, pero ang catch dito mga ka-freshness, maaari daw siya maging ka-shake eventually. Oh! Very good. Positive big ni Mr. Dolphy Quizon. Kaya guys, panoorin niyo to. Pumasok din po ba sa isip niya na mag-over the backwood naman po? I mean, from Channel 2 to from ABS-CBN to GMA7. Kasi parang naisip namin, parang imposible kasi nakapangalan po sa inyo yung Dolphy Theater. Oh, yeah.